dire-diretsong bumubulusok yung presyo ng mga pangunang bilihin in the market. So di ba nakakatuwa yon? Kasi laging nakaka-headlines po sa mga pangunahing newspapers natin pag nagtaas yung presyo. Pag nagbaba na, lumiliit yung kwento. Bumaba na mga kababayan yung inflation. Baka naman masama pa yung loob ng mga kontra Marcos. Siyempre anya Mr. Maravillas. Pag may mga magagandang nangyayari sa ating bansa, yung mga kontra Marcos, lagi siyempreng masama yung loob. O nga no. Normal po. Pero mga kababayan, kahit hindi maniwala at sumama pa yung loob ng mga anti-Marcos forces, ibibigay natin sa inyo yung magandang balita. Di ba? Kasi ito naman, mga kababayan, yung gusto nating mangyari. Na as much as possible, mapababa yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, mga kababayan. So any improvement for that matter sa presyo ng mga bilihin, siyempre katutuwa na din. So ito po mga kababayan yung balita. Continuing inflation is slowdown. Encouraging, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. It is encouraging para sa ating ekonomiya, sa ekonomiya ng ating bansa. Sa kanyang video message mga kababayan, the President said, "This piece of news is very welcome as it is coupled with the improving employment rate in the country." So sabi nga natin mga kababayan sa mga nakalipas nating mga broadcast, sa video natin mga kababayan na importante na i-support natin yung mga reforma ng ating Pangulong Bongbong Marcos in this administration po para ma-achieve natin yung gusto nating makamit, at ito po ay ang stable prices ng mga commodities, ng mga bilihin po sa market para umangat naman yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Di ba? So sabi ng ating Pangulo, "Today we received encouraging news that our inflation rate has now gone down. Our headline inflation rate has gone down from 6.6% to 6.1%. And our employment figures are also improving," sabi po ng ating Pangulo. So dumarami na mga kababayan yung mga nagkakatrabaho na ating mga kababayan Filipino. So sabi niya po rito, "And so it would seem that we have started off in the right direction, on the right foot. Tama naman yata ang ating ginagawang mga polisiya para buhayin ulit at gawing masigla ulit ang ating ekonomiya." Payag pa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. News report said that the Philippine Statistics Authority announced that the country's inflation rate went down to 6.1% in May, the fourth consecutive month of deceleration. So, sa nakalipas mga kababayan na apat na buwan, dire-diretsong bumubulusok yung presyo ng mga pangunang bilihin in the market. So, di ba nakakatuwa yon? Kasi laging nakaka-headlines po sa mga pangunahing newspapers natin pag nagtaas yung presyo. Pag nagbaba na, lumiliit yung kwento. Bakit kaya ganoon mga kababayan yung ugali ng ating mga kapatid sa mainstream media? Binabalita nila pero hindi man nila hina-highlight. Hindi man nila nilalakihan yung headlines sa mga newspapers, kahit sa mga balita sa radyo at telebisyon. Hindi nagiging tampok ng kanilang discussions, mga usapan. Pero pag tumaas na nga po, ay, kabi-kabila yung interview.
Paganito nga balita po, malamlam. Isa dalawang kwento, tapos na po, hindi na pinagpapansin. Nahanap na naman sila ng masamang balita. What? Yan po ang ugali ng mainstream. Kaya dito na lang po sa ating, ano, sa ating YouTube channel, importante na i-share natin ito, mga kababayan. So itong balita ito, hindi from the mainstream. Pero I think ibabalita din nila ito. Ito, directly mga kababayan, yung source natin, yung Presidential Communications Office. May direct kasi tayong link, mga kababayan, sa PCO ng flow ng mga information. At syempre, pag galing mismo sa PCO, credible siya. Hindi siya fake news. Di ba? First hand information. Walang labis, walang kulang. Kung ano yung mga isinulat po ng Presidential Communications Office na press release based sa statement ng ating Pangulo, yun po ang maririnig ninyo. Di ba? Maganda po yun. So sabi rito po, the PSA added that both transportation and food costs drove the inflation slowdown, giving some relief to indigent Filipinos. So medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ng ating mga mamamayang Filipino, lalo na yung mga mahihirap na kung tawagin ng mga dilawan, laylayan. Lumalaylay lagi yung dila sa gutom. Di ba? Kasi itong mga nasa laylayan, hindi man ito inasikaso ng previous administrations. For the past 30 years, pinabayaan, kaya nga lumaylay. Di ba? Yung pagkakautang ng mga farmers, yung mga beneficiaries ng ano, ng tawag dito, agrarian reform, hindi man lang pinatawad. O ngayon lang po, wala nang sisingilin sa kanila. Talagang itong mga nasa laylayan, inasikaso po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang babayaran. Kanila na, mga kababayan, kinondon. Yun ang ipinasa, isa sa mga pinasa, landmark legislation po ng Kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez, ang susunod na Pangulo. What? Dagatong ka na naman niya, Mr. Maravilla, si Inday Sara pa naman niya, hindi maka-move on, pinaringgan na naman kahapon. What? Hindi mabanggit ni Inday Sara yung middle name ni President Bongbong Marcos. Kasi Romualdez. Hindi maka-move on si Inday. Sabi ng ating Pangulo, sa ngayon anya, yung growth rate natin ay maganda na rin. Maganda pa rin. At siguro isa na sa pinakang maganda sa buong mundo, ang ating growth rate. So lumalaki na ang lumalaki at sumisigla ang ating ekonomiya, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Totoo naman po yun. Tayo yung pinakang malaking growth rate, yung GDP, growth, sa buong mundo. Natalo pa natin yung Indonesia, talo pa natin yung China. You see? Kaya mukhang tama ang ating ginagawa. Ipagpatuloy lang natin ang ating ginagawa para naman makita natin na bumalik tayo sa magandang sitwasyon ulit. Sabi ng ating Pangulo, aside from fully opening up the industries and businesses, the Marcos administration has also been aggressively promoting the use of modern technology to push forward the digital transformation of the country. It is coupled with the passage of relevant legislation such as Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business Act, which entices entrepreneurs to open up their businesses in the Philippines by facilitating business and non-business transactions including the issuance of permit and licenses. So lahat ito inayos na, mga kababayan, ng ating administrasyong Bongbong. The law also holds government officials accountable for any graft in corruption and irregularities while dealing with entrepreneurs who want to invest in the country.
So sabi nga, kung may special treatment, binibigyan na po ng special treatment ng gobyerno yung ating mga negosyante para madali lang sa kanila yung mag-invest dito sa ating bansa at makatulong sa mga walang trabaho. So, creating job opportunities para sa ating mga graduates at yung mga matagal nang nagsipagtapos, hindi pa rin makahanap ng trabaho. O di ba? Sasabi rito, under the law, for simple transactions, the processing period should be within 3 days lang. While for complex transactions, processing must be within 7 days, dapat tapos na siya. For highly technical transactions, the processing should be complete within 20 days. Ayun po ang ginawa ng ating administrasyong bongbong para maging business friendly. Lalo pang maging business friendly ang ating bansa. Ayos? Ayun man lang po mga kababayan, short video lang tayo ngayong gabi. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.